Sa kasamaang palad ay biglang kumulog na nagbabadya ng isang malakas na ulan. Bakit kasi ngayon pa naman uulan? Di nga ako nagkamali at biglang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Wala kaming nagawa kundi ang magtakbuhan kahit di namin alam kung mayroon kaming makikitang masisilungan. Mabait pa rin naman ang pagkakataon dahil may nadaanan kaming isang maliit at lumang kubo na mukhang wala namang nakatira. Pumasok na kami sa kubo kaysa naman sa labas kami maligo ng todo sa ulan. Basang-basa na kaming apat nang makapasok sa loob. Alam naming naliligaw kami dahil sa pagpunta namin sa Santa Catalina ay di namin nadaanan ang kubong iyon. Maghubad na lang muna tayo ng damit at mukhang di patitigil ang ulan, sambit ni Lieutenant Mijandes na nag-umpisa na ngang maghubad ng damit. Sumabay na rin si Lieutenant Collets kaya't nagtanggal na rin kami ng damit ni Jared. Kahit maganda na ang pangangatawan namin ni Jared ay medyo nahiya pa kami dahil kung ikukumpara ang mga katawan namin sa mga sundalong kasama namin ay wala kaming binatbat. Talagang maganda ang hubog na kanilang katawan at mukha talagang makikisig. Nagulat ako sa naging reaksyon ko sa mga hubad nilang katawan. Bakit napapatitig ako sa kanila ng palihim? Napapansin pala ni Jared na napapasulyap ako sa kanila kahit bahagya ko lang itong naaaninad dahil sa liwanag na nanggagaling sa flashlight. Naramdaman ko na lang na bigla akong nakaramdam ng pag-iinit ng katawan. Init na hindi ko maipaliwanag. Isa pa, naramdaman kong nagumpisang tumayo ang batuta ko. Binulungan ako ni Jared kung gusto kong mag-trip. Subukan daw namin na makipagbakbakan sa dalawa. Nagulat ako sa sinabing iyon ni Jared. Seryoso kaya siya? Trip lang naman daw sabi niya, kaya nalaman kong seryoso nga siya. Umapit ako kay Lieutenant Jason at siya naman kay Lieutenant Armand. Wala na kaming sinayang na sandali at nagpahiwatig na kami ng kagustuhang makipagbakbakan sila. Hinawakan ko sa may tadiliran si Lieutenant Jason at nagulat siya sa aking ginawa. Bakla ka ba? Tanong niya. Hindi, trip lang ito kung papayag ka, tugon ko. Di naman siya pumalag at inumpisahan ko siyang halikan sa labi. Ang lambot ng mga labi niya, parang labi ng isang babae. Gumanti siya agad ng isang mapangahas na hali. Nag-espadahan ang aming mga dila. Matagal din kaming naghalikan at sinimsim namin ang mga labi ng bawat isa. Nang mapatingin ako kina Jared ay nakita kong nakaluhod na siya at dinidilaan ang magkabilang bola ni Lieutenant Armand. Walang hiyang Jared at ang uhaw pala. Alam ko na malibog talaga si Jared pero sa mga babae at di ko akalain na pati sa mga lalaki. Nag-umpisa na rin akong bumaba sa harapan ni Lieutenant Jason at unti-unting binuksan ang zipper ng kanyang pantalon. Ibinaba ko ito kasama ang kanyang brief. Lumantad sa akin ang malaki at matabang kargada niya. Dinilaan ko ang pinakabutas nito na nagpahalinhing sa kanya. Ang sarap naman ng ginagawa mo, sabi niya. Mas napahalinhing siya at napasabunot sa akin nang kainin ko ang kanyang sandata. Tangina ang sarap. Sige, ituloy mo lang at huwag mong tigilan ang pagsusumamo niya sa akin. Tinangka kong isagad ang kanyang malaking sandata sa aking lalamunan, ngunit di ko ito kinaya. Para akong naduduwal at nangilid ang luha sa aking mga mata. Pero di ko tinigilan ang pagpagkain at pagdila sa kabuuan nito. Inumpisahan kong dilaan ang kanyang katawan paakyat mula sa puson patungo sa kanyang mga pasas. Nilaro ko ng aking dila ang mga pasas niya at ramdam ko na nasasarapan siya. Napatitig ako sa kanya at tinitigan din niya ako at wari ko'y sinasabi niyang siya naman ang didila sa buo kong katawan. Gagawin kaya niya ang mga ginawa ko sa kanya? Pinupog niya ng halik ang aking leeg pababa sa aking didid. MY Dash, ang sarap pala ng ganoon. Lumuhod na rin siya sa harapan ko at nang dilat ang aking mga mata nang akmang kakainin niya ang aking sandata. Hindi ako makapaniwala na si Lieutenant Jason ay kinakain ang aking tarugo. Oof, ang saraaap, sige kainin mo ng buo, ang tangi kong nasabi. Sobrang sarap ang naramdaman ko sa pagkain niya sa akin.
Kitang-kita ko rin ang ginagawang pagkain ni Lieutenant Armand kay Jared. Shoot! May mga sundalo pala na kagaya nila na kayang gawin ito sa kapwa nila lalaki. Para silang hayok salaman sa pagkain sa amin. Halatang matagal na silang walang ganap sa kama kung kaya't ganoon sila kaagresibo. Para silang mga asong ulol na naglalaway sa isang pirasong buto. Dinig ko ang paghalinghing ni Jared na pagdapay na patingin sa akin at napangiti. Ano kaya ang mangyayari sa apat pagkatapos ng gabing ito? Magiging okay pa kaya ang kanilang pagkakaibigan? Abangan ang susunod na kabanata.